So, mga kapatid, at tayo po ano ay nagpapatuloy sa atin pong pag-aaral dito po sa book ng Genesis. At nandito na po tayo sa Genesis chapter 6. So, nakita natin, 'di ba, kagabi na tunay nga na yung mga angkan, 'di ba, na sumunod, 'di ba, sa sumunod kina Adan at saka kina Eve ay magmula po doon po kay Cain, dahil pinatay nga niya yung kanyang kapatid, pero napalitan naman po ito, 'di ba? Nakita natin na sinabi po ng scripture na nagpatuloy, 'di ba, sa kasamaan yung sangkatauhan. Pinili po nila yung masama at hindi po nila binigyang halaga, 'di ba, yung kabutihan, no? Pinili nila yung kasamaan instead ng kabutihan. At nakakatuwang malaman, 'di ba, na mula po dito po sa lahi ni Adan or ni Adan, makikita natin, mga kapatid, na ano, no, yung grabe lang yung mga edad, 'di ba? Grabe yung mga edad na nandito, no? Meron dito, sinasabi dito 930 years old. Akalain mo 'yon. 912 years old, 905, 895, 962. At ano pa yung mga sinasabi dito? 969, 777, oh, 'di ba? Kumbaga sa kapanahon na natin ngayon ay ano, no, may nakakarating naman ng 120, 'di ba? 99, 98, pero hindi na po umaabot ang tao kahit man lang sa sabihin natin 130 years old. Or kung meron man, I don't know. Or kasi sinabi ng Bible, 'di ba, na a gift na lang yung pag nag-exceed ka sa Maya stream na sinasabi nila, no, yung 120, 'di ba, years old. Pero just imagine, 'di ba, na sa pagkakasulat po ng scripture ay nag-ano sila, no, na nabubuhay po sila ng mga ganito pong edad, 900. So, how many ano people are they going to produce sa mga edad na ganito? 'Di ba, sa ordinaryong tao sa kapanahunan natin ngayon, 'di ba, meron yung nanganganak ng marami, 'di ba, may sino po sa inyo yung may maraming mga kapatid? No, may mga 10, may mga 12, 'di ba, yung sa Pilipinas may mga 18, 20 ganun. Pero iba-iba naman yung ano, no, iba-iba yung ina. Pero kung mabubuhay ka ng 930 years old, 'di ba, ilang kaya, o 912, 'di ba, 912 years old ka, ay ilan kaya yung magiging anak, 'di ba, or ilan kaya yung magiging supling, 'di ba, ng mga tao po na ganito, no, na so just imagine na lang how many people ano yung nabuhay na, 'di ba, yung sa pagre-reproduce po nila, 'di ba, ng mga mankind, or ng humanity na sinasabi, no, ay marami ng mga tao sa kapanahunan po na ito. Lamang, nakakalungkot sapagkat binabanggit po ng scripture na kahit ang dami, napakarami, sabi dito sa verse 1, di ba, ng chapter 6 ng Genesis, napakarami na ng mga tao sa daigdig ng panahon na iyon, no, wala namang dating ano, 'di ba, yung family planning, walang ganon. So kung ilan yung mare-reproduce mo, 'di ba, ano 'yon, kumbaga counted 'yon, 'di ba, as kabilang doon po sa family. At
sa alam natin din na sa matandang tipan, 'di ba, sa kwento po ng Old Testament, the more children na meron ka ay nagre-represent, 'di ba, ng iyong ano, ng iyong kapangyarihan, no? So walang family planning noon. Mag-anak ka hangga't gusto mo, tapos aabutin ka ng mga 900 years old na mga ganon. So madami kang maiaanak, 'di ba? Sa 100 taon na lang, marami ka nang maiaanak. 2 taon, 3 taon, so dami-dami lang siguro, hindi na nai-record sa atin, 'di ba, ng scriptures yung kung sino man yung mga naging anak-anak pa, ano, ng mga tao po na ito na binanggit, ano, ng scriptures. May mga binabanggit po siya, pero hindi po lahat, no. So, nakita natin na napakarami ng tao, pero nakakalungkot sapagkat, sabi dito sa verse 5, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig. Nakita ni Yahweh, no, that means to say na ang lahat ng mga pangyayari, kahit gaano man karami ang tao sa daigdig, alam ni Yahweh yung lahat ng mga nangyayari, di ba? Nakita niya. That means to say aware po siya sa lahat ng nangyayari, di ba, sa daigdig. At ang nakita po niya ay puro kasamaan, 'di ba? Puro evil yung pinipili ng tao na gawin instead na sumunod, 'di ba, sa kabutihan or sumunod kay Yahweh. Puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Sabi niya, puro kasama, wala nang ano iniisip na mabuti. 'Di ba? Nakakita na po ba kayo ng mga ganitong klase ng mga tao, 'di ba, na sa atin naman may mga kabutihan din, no? Pero alam mo 'yun, yung mga tao na binabanggit po dito sa Genesis, puro kasamaan na lang yung kanilang iniisip, 'di ba? Puro kasamaan, wala na silang ibang iniisip kung hindi yung paggawa ng kasamaan. So nakakatakot mabuhay, 'di ba, sa ganitong klase ng environment na kung saan puro na lang kasamaan, 'di ba? Walang pagpapahala. That means to say, kung babasahin na, papag-aralan natin yun ulit, yung sa Judges, di ba, makikita natin yun na grabe lang talaga, kahit isa man lang sana, di ba, na makita ng Lord na gumagawa ng mabuti sa lugar na yun ay wala. So napaka delikado ang mabuhay sa ganitong klase ng lugar na kung saan yung mga tao ay puro na lang kasamaan, di ba, yung kanila pong iniisip at kanila pong ginagawa. Hindi ka secured, 'di ba? Kahit yung mga gamit mo, isampay mo sa labas, masama yung mga kapitbahay mo, masama yung lahat ng mga tao na dyan sa paligid, hindi secured yung sampay mo, 'di ba? Hindi secured yung mga ari-arian mo kasi maari nilang nakawin 'yon. Ayaw nilang magtrabaho, gusto nilang magnakaw, 'di ba? Gusto nila ng madali ang mga trabaho at kung haharang-harang ka, maari kanilang patayin, 'di ba, para makuha lang yung kanilang mga gusto. So probably ganito, ano, yung mga environment na ano na makikita, 'di ba, sa ganitong klase na puro masasama na lang yung mga tao, 'di ba, sa paligid. Sa book ng Judges makikita natin mismong doon sa ano, malapit doon sa pintuan, 'di ba, nanghihingi ng tulong pero hindi pa rin tinulungan, ginahasa pa rin, 'di ba, yung tao po na na iyon, no, walang pakundangan, hindi na sila naawa, pinatay pa. Grabe yung kasamaan, 'di ba, ng mga ganitong klase ng tao. At kung titignan natin sa paligid natin, 'di ba, ay makikita rin natin na hindi ka rin safe, eh, 'di ba? Hindi ka safe. Hindi ibig sabihin na kung believer ka, you will always be ano, oh, nandiyan yung protection ng Lord. E paano kapag ano, pag hindi, 'di ba? Hindi ka pinoprotektahan, 'di ba, sa pagkakataon po na 'yon, katulad ng isang student, 'di ba, sa UP. I think it's UP Los Baños. Ano siya, pumunta lang siya sa other dormitory ng kanyang classmate kasi may ginawa po sila at on the way na ang lapit-lapit lang, 'di ba? Ginahasa siya tapos
pinatay pa siya. Di ba? May mga ganong instances, ano? Kasi hindi tayo safe, mga kapatid. Di ba? Kahit sabihin nating mga mananampalataya tayo, hindi tayo safe sa environment na ito na pinaghaharian, di ba, ng kasamaan. Pinaghaharian ng mga taong walang iniisip na mabuti, 'di ba? Kundi puro kasamaan. Kaya nga kahit sa paglalakad sa gabi, 'di ba? Alam mo 'yon, wala kang safety eh. 'Di ba? Ang safety mo lang talaga sa Panginoon, na kung ikaw ay mamamatay, papunta ka naman sa Panginoon eh. Pero dito sa mundo na ito, hindi tayo rest assured, 'di ba, ng atin pong safety sa kamay ng mga tao. 'Di ba, na walang iniisip na mabuti kundi gumawa ng kasamaan, no? So ganito yung klase ng environment, puro masasama na lang yung mga tao na nakita. Kaya sabi dito sa verse 6, kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya yung tao. 'Di ba? Nalungkot lang talaga. Tuwang-tuwa siya nung una, 'di ba? Nasubukan mo na ba 'yun na you are so happy, 'di ba? Nandiyan yung joy mo palagi doon sa ganyan yung mga magulang, 'di ba? Na kapag nandiyan yung kanilang anak, talagang grabe yung kanilang tuwang-tuwa po sila. Pero marami po akong mga magulang na kilala na nung lumaki na yung mga anak nila, naging basagulero, na ikinakahiyanan nila. Sana, 'di ba, may mga ganun, sana pinatay na kita nung, alam mo yun, yung hindi na sana kita ipinanganak pa. May mga ganong mga instances. Kasi piniling magpakasama, di ba, ng kanila pong anak, no? At hindi na po sila natutuwa doon po sa nakikita nila. Di ba, hindi na po nila ito ikinagagala. Kasi bagkus, ikinakahiya po nila kapag pinili po ng isang anak ang mamuhay, 'di ba, sa kasamaan. So nalulungkot, no? Alam mo yun, yung nagbi-bring lang talaga ng pighati, no? Kung makakapanood tayo sa balita ng mga anak na binubugbog yung magulang, ikinukulong yung magulang, 'di ba, hindi pinapakain, sinasaktan, 'di ba, may mga ganun. Ang sakit-sakit lang, 'di ba, sa ating mga pakiramdam, 'di ba, nalulungkot po tayo kung pwede lang nating tulungan, 'di ba, yung mga ganitong klase ng mga matatanda, 'di ba, na minamaltrato, no? Pero yung lungkot, mga kapatid, we can understand, 'di ba, na ganito po rin kalungkot, masigit pa na nalulungkot ang Diyos doon sa kanya pong mga nakikita na mga tao na hindi po pinipili, 'di ba, yung kabutihan, no? Sabi dito na lungkot sa mga first part ng Genesis, grabe yung kanyang joy, 'di ba? Ikinatuwa niya yung lahat ng bagay, pero mas pinili kasi ng tao yung meron kasi siyang will, 'di ba, kung ano yung kanyang gugustuhin, meron siyang free will, kung ano yung kanyang pipiliin, kung ano yung kanyang gugustuhin, at pinili ng mga tao na dito sa ating papag-aralan at maging magpasa hanggang ngayon, 'di ba, ay marami pa rin pong pumipili ang mabuhay, 'di ba, ng mabuhay doon po sa kasamaan, no? At nakaalam natin na kapag ganun po, nalulungkot po, 'di ba, ang Diyos. Ikinalungkot ni Yahweh, sabi dito, na hindi lang nanilikha pa niya ang tao. Kakalungkot lang, disappointed lang, 'di ba? Disappointed lang talaga ang Lord, no, na alam mo 'yon, hindi pinili ng tao yung mabuti. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng mga hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Kung titignan natin, mga kapatid, yung period ng from Genesis chapter 1 until po dito po sa Genesis chapter 6, hindi natin alam yung yung time duration po nito. Pero sinabi po dito na napakara, so probably mga ilang taon na ito, 'di ba? Ilang taon na yung agwat, 'di ba? Ilang taon na yung pagitan ng Genesis 1 until Genesis chapter 6. At makikita natin doon po sa duration po na 'yon, ang nakikita po natin yung
yung mercy ng God, yung grace ng Lord na ibinibigay po niya sa sangkatauhan. 'Di ba? Na magpasa hanggang ngayon ay makikita po natin ano na nais po niya itong ibigay, 'di ba, sa mga tao lamang. Alam natin, 'di ba, na kapag ang Lord, kapag ang tao umabot na doon sa sukdulan ng kasamaan, 'di ba? Doon sa sukdulan ng kasamaan, doon po siya nagbibigay ng judgment. Pero nakakatuwa na sa pagbibigay ng Lord ng judgment, hindi agad-agad siya nagbibigay ng judgment, 'di ba? Hindi agad-agad siya nagpaparusa, 'di ba, ng mga tao. Binabanggit niya ito, sinasabi niya ito, 'di ba? Ipinoproclaim niya ito at ipinapaalam niya ito, 'di ba, na siya po ay magbibigay, 'di ba, ng kanya pong judgment. Sinabi niya, 'di ba, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang, no? Sinabi niya, hindi agad-agad. Minsan pag nagbigay tayo ng judgment, ura-urada, 'di ba? Pero ang Lord, alam mo 'yon, yung talagang sasabihin pa niya talaga, 'di ba? Na upang makapaghanda supposed to be yung tao, may room pa doon ng forgiveness, 'di ba? Kahit naman po sa atin, grabe lang yung time frame ng God, 'di ba, na ibinibigay po niya sa atin upang makita natin yung kanyang kindness, 'di ba, yung kanyang grace, yung kanyang mercy, upang yung mga bagay po na ito, siya po yung mag-lead, katulad ng sinabi ni Carrie Job, siya yung mag-lead sa atin into repentance, no? At titingnan natin, no, kung ano po yung nakita ng Diyos na masama po yung tao, 'di ba? Ano yung ginawa ng Diyos doon po sa kasamaan ng tao, no? Pero dito sa verse 8, makikita natin na sinabi niya dito, nasa chapter 6 po tayo ng Genesis, ngunit si Noe, sabi niya, si Noah, mayroong isang tao dito na makikita natin, nakaiba siya sa lahat, di ba? Sa lahat ng nakakarami. Kasi mostly ng majority, mga kapatid, ay wrong po yung ano niyan eh, di ba? Wrong po yung kanila pong minsan pinipili. Pero itong si Noe, makikita natin na meron, ipinapakilala po siya sa atin ng chapter 6 na sabi dito, naging kalugod-lugod kay Yahweh. Di ba? Naging kalugod, nakita ng Diyos. Di ba? Sa lahat ng mga tao na nandidiyan sa lugar na yan, di ba? Meron siyang nakitang isang tao na naging kalugod-lugod, di ba, sa kanya. And he knows it by name. Sabi niya dito si Noe. Di ba? Si Noe yung naging kalugod-lugod dito po kay Yahweh. Nakatanggap, di ba, ng favor sa Panginoon itong si Yahweh. Grabe lang yun, ano, ma-acknowledge ka na ito, kakaiba ito. Di ba? Iba ito. Ano ba yung meron kay Noe? Ano ba yung meron kay Noah kung bakit siya naging kalugod-lugod sa Diyos? Diba? Naging kalugod-lugod siya sa Diyos. Sa napakaraming mga tao, itinangi siya ng Diyos. Nakita siya ng Diyos. Diba? Narinig ng Diyos yung kanyang mga panalangin. Diba? Na, alam mo yun, yung connection niya sa Diyos, tama. Kaya makikita natin dito, naging kaluguran siya ng Diyos. Kasi hindi ka malulugod sa isang tao na hindi mabuti. Diba? Kahit naman sa atin, nalulugod ka ba sa mga gumagawa ng masama? Diba? Doon sa mga nang-aaway sa'yo, nalulugod ka ba? Doon sa mga gumagawa sa'yo ng mga hindi maganda, di ba? Hindi tayo nalulugod sa mga yon. Pero ang kinalulugdan natin, yung mga tao na talagang makakakitaan natin, di ba, ng kabutihan doon po sa kanilang mga puso, yung pagiging matulungin, di ba, yung pagiging, alam mo yon, yung whatever you wanted to have it sa iyong buhay, di ba, yung mga positibo, di ba, ng mga bagay. At itong si Noe, meron siya nito. Kung kaya't naging kalugod-lugod siya sa Diyos. Verse 9, sabi dito, ito ang kasaysayan ni Noah, no? So, ipapakilala niya sa atin kung sino po. Sinong nagpapakilala sa atin? Si Yahweh. Si Yahweh yung nagpapakilala sa atin sa tao po na ito. Di ba? Kasi lahat ng mga salita na makikita po natin dito, si Yahweh kasi yung author nito.
Di ba? Isinabi niya lang doon sa tao, so probably si Moses yung nagsulat po nito, yung first five books ng mga sulat po na ito, si Yahweh yung nagdi-dictate eh. Si Yahweh yung nagbibigay ng revelation eh. Si Yahweh yung nagsasabi maging doon po sa mga details. Kaya ito po yung kanyang kwento. Diba? Yung kwento po na ito ay si Yahweh mismo yung pinanggalingan. At makikita natin dito po sa verse, chapter, dito sa chapter 6, chapter 7, diba? Makikita natin dito na si Yahweh yung nagsasalita. Diba? Si Yahweh yung nagsasalita. Kinikwento niya kung ano yung nangyari. No? At sinabi dito, ano ba yung meron kay Noah kanina? Na kung bakit siya naging kalugod-lugod sa Diyos? Sinabi dito sa verse 9, matuwid siyang tao. Diba? Pag sinabi mong matuwid siya, lahat ng mabuti, yun yung kanyang pinipili. Kasi puro kasamaan na yung ginagawa ng mga tao sa paligid niya, pero siya, alam niya kung ano yung mabuti at alam niya kung ano yung masama. Diba? At yung masama, hindi niya yun ginagawa, pinipili niya yung gumawa ng mabuti. At yun yung maganda sa tao eh, di ba? Na meron po siyang meron siyang ability to identify kung ano yung mabuti at kung ano yung hindi. Di ba? Meron siyang kaisipan eh, maliban doon sa baliw, di ba? Yung walang capacity to think, hindi niya alam kung ano yung kanyang ginagawa. Pero sa isang normal na isang tao na maayos po yung kanyang isip, 'di ba? Meron siyang capacity, meron siyang ability to determine kung ano yung mabuti at kung ano yung masama, 'di ba? Kung ano yung mabuti at kung ano yung masama. Pero si Noah pinili po niyang maging matuwid, 'di ba? Kahit yung iba na yung kanilang mga ginagawa, mas pinili niyang nanindigan kung ano po yung mabuti. 'Di ba? Sa atin kasi minsan makisama ka. Alam mo nang hindi tama, 'di ba? Pupunta pa talaga tayo doon para lang magmukhang hindi natin mabigyan ng pain or hurt feelings, 'di ba, yung ating mga kasama o mga mahal sa buhay. Si Noah hindi ganoon. Piliin yung maging masama, pero ako pipiliin ko yung katuwiran. Pipiliin ko yung maging mabuti, no? At yan yung nakita ng Diyos. Isa sa mga kalugod-lugod sa Diyos, yung buhay na matuwid, 'di ba? Yung buhay na matuwid, yung may katuwiran, lahat ng katuwiran, no, lahat ng kabutihan, yun po yung pipiliin. At hindi lang yun, no? Sabi dito, mabuting tao siya. So, sabi dito, matuwid at mabuting tao. Paano mo ba masasabing mabuti yung isang tao? Mabuti yung kanyang ginagawa. Hindi siya gumagawa ng ikasasama, 'di ba? Ng ibang tao, ng sarili niya, ng kanyang environment. Lalong-lalo na sa Diyos, 'di ba? Hindi siya gumagawa ng masama. Mabuti po siyang tao. Minsan kasi iba yung description natin ng mabuti, 'di ba? Iba yung description natin ng mabuti. Kung okay lagi, kung oo lang siya ng oo, 'di ba? Kung nag-a-agree siya, minsan toleration yung ginagawa, 'di ba, ng iba po sa atin. Pero hindi, inuna ng Lord yung pagiging matuwid, kasi pag nakita mo, pag pinili mo yung katuwiran palagi, that means to say, 'di ba, ma-identify ka as mabuting tao kasi pinipili mo yung katuwiran, 'di ba? Mabuti, matuwid at mabuting tao itong si Noe. So no doubt kung bakit kalugod-lugod siya, 'di ba, sa Diyos na nakuha niya yung favor, 'di ba, sa Diyos, no? Sabi dito, namuhay siya ayon, ito isa pa ulit ito, dahil matuwid siya at mabuti siya, 'di ba? Ano bang ginawa niya sa buhay niya? Bakit siya naging matuwid at bakit siya naging mabuti? Sabi dito, namuhay siya ayon saan? Sa kalooban ng Diyos, hindi sa kalooban niya, 'di ba? At hindi sa kalooban ng ibang tao, 'di ba? Hindi siya nabubuhay dahil gusto lang niyang i-please yung mga tao. Kundi nabuhay itong si Noah ayon doon sa
kalooban ng Diyos. Grabe lang, no? Ganda-ganda lang na. Ganun, ganun pala, no? Kung gusto nating maging favorable sa Panginoon, di ba? Ito pala yung mga, yung, ano, sikreto, di ba? Yung maging matuwid, matuwid ka, di ba? Maging mabuti kang tao, at, ano, yung mamuhay ka, ayon doon po sa kalooban ng Diyos. Wala kang ibang gagawin kundi kalooban ng Diyos. In everything that you do, kalooban ba ito ng Lord? Di ba? Kalooban ba ito ng Lord? Kalooban ba ito ng Lord? Eh, sister, paano ko malalaman yung kalooban ng Lord? Nasa sa kanyang salita, mga kapatid. Di ba? Nandito lahat sa scriptures. Ano ba yung kanyang binabanggit? Kaya importante talaga yung tayo po ay nag-aaral, di ba, sa salita ng Panginoon. Kasi kalooban niya, ang pinaka-buod, pinaka-summary ng lahat ng mga bagay na ito, ang kalooban ng Diyos, di ba, ay maging kawangis tayo ng ating Panginoong Jesus. Yun po yung kanyang kalooban, maging kawangis. At kung magiging kawangis, may katuwiran, may kabutihan, di ba, namumuhay sa kalooban ng Diyos. No? Namumuhay. Grabe lang si Noah, no? Hindi siya na-influensyahan ng kanyang paligid. Di ba? Hindi siya, kasi kahit minsan sa mga trends, grabe din yung influence. Grabe, nagmumukha tayong makamundo. Pero si Noah, hindi. Hindi siya ganun. Mas pinipili niya yung maayos na buhay, may katuwiran, di ba? May kabutihan, no? Maliban kay Noah, ay, sabi dito, verse 10, siya ay may tatlong anak na lalaki, no? May tatlong anak na lalaki, sina Shem, Ham, at Japheth, no? So, binayayaan din siya ng Lord, di ba, ng kanyang mga anak, no? So, may mga ano din siya, hindi lang siya may responsibility sa Diyos, hindi lang siya may responsibility sa kanyang environment, kundi meron din siyang responsibility as a parent, no? As a father, doon po sa kanyang mga anak, no? At verse 11, sabi dito, maliban kay Noah, maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos. Grabe lang. Sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. So sa panahon ni Noah, mga kapatid, sinasabi ko po kanina, napaka-delikadong mabuhay. Kahit saan, 'di ba? Kahit siya mangangamba ka, no, sa buhay niya, maaring may mga pangamba din siya kasi mas pinipili niya yung kabutihan, kaiinisan ka ng mga masasama. 'Di ba? Ito naman alam mo 'yun yung mga sinasabi nila, napaka-killjoy naman ng taong ito, ayaw makisama, ayaw makiinuman sa atin, ayaw makiparty kung ano man yung kanilang mga gusto, 'di ba, sa paligid niya, no? Pero naninindigan itong si Noah, makikita natin, no, na sabi dito, masasama na yung lahat ng mga tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako, no? Sa lahat ng dako. Verse 12, ito ang kalagayang nakita ng Diyos. Di ba? So makikita natin dito, mga kapatid, alam ng Diyos yung lahat ng pangyayari sa buhay natin. Alam niya. Kahit yung kasama, yung mga masasamang nasa paligid natin, He knows them. Di ba? He knows everything. Every detail, di ba, ng atin pong mga buhay. Alam niya kung saan tayo, ano, alam niya kung nasaan tayo nakatira. Alam niya kung ano yung meron sa lugar na meron tayo. Sa Book of Revelation, mapapag-aralan natin yan, di ba, nasa mga churches, ganito din yung kanilang, ganito yung kanilang mga sitwasyon. Nandoon sila sa isang lugar na kung saan, di ba, pinaghaharian din ng kasamaan. Pero nanatili itong si Noah, 'di ba, nakalugod-lugod sa Diyos. Nanatili siyang maging matuwid, nanatili siyang maging mabuting tao, nanatili siyang ang kalooban ng Diyos, 'di ba, yung kanyang sinusunod, no. Ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig ito, kapatid, no. Buong daigdig, namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Alam ng Diyos, no. Hindi niya sinabi, dito lang banda yung mga masasama. Ibig sabihin nun, He is in control of everything. Sa buong daigdig daw, eh. Alam niya lahat kung ano yung kanila pong mga ginagawa. Inuulit ko po ito
upang makita po natin, 'di ba, na yung pagkakalikha ng tao, mas pinili po niya, 'di ba, yung mabuhay sa kasamaan. Verse 13. Ito na, no, nakita ng Diyos ano yung kanyang sinabi. Sabi dito, sinabi ng Diyos kay Noe. Sinabi ng Diyos, nakipagsalita. Nagsalita siya. 'Di ba? Una sa lahat, sinabi na ng Diyos dito sa verse 8, lilipulin ko yung daigdig, lilipulin ko yung tao. 'Di ba? At sinabi niya ito kay Noah. Sabi niya dito, napagpasyahan ko ng lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Hindi siya nag-ano, no? Ito ang maganda sa Panginoon, hindi siya nagtatago, 'di ba, ng kanya pong mga gagawin, lalong-lalo na sa pag-i-execute, 'di ba, ng judgment, no, sa tao. Binanggit niya ito kay Noah, 'di ba? Sabi niya, lilipulin ko yung daigdig. Sa isang Noah, mga kapatid, na nabubuhay, namumuhay doon sa lugar na sinasabi ko po kaninang hindi ka safe. Ano kaya yung isang panalangin, 'di ba, ng isang tao na ito? Ano kaya yung kanyang mga desire? Ano yung laman lagi, 'di ba, ng kanyang isipan? Ang hirap kaya ng ganun, 'di ba? Nakikita natin doon sa war, 'di ba, sa Ukraine. Paano ka makakatulog ng maayos? 'Di ba? Paano ka makakatulog, may mga boom, hindi mo alam kung tatamaan ka, 'di ba, ng mga rocket na pinapalipad or alam mo yun, binobomba, 'di ba, ng Russia. Walang katahimikan. So ganun din, no, kasi isang Noah na namumuhay ng may katuwiran, eh ang sama-sama na ng kanyang mga nasa paligid, probably wala ding kapayapaan, 'di ba? Yung alam mo yun, sa lugar na kung nasaan siya, no? At sabi niya, umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Meron palang ano, no? Ang makikita natin dito, mga kapatid, merong measurement ang God, 'di ba? Bago siya magbigay ng judgment. Makikita natin, no, meron siyang umabot na sa sukdulan, sabi niya eh. Kahit naman sa New Testament makikita natin na hindi forever yung grace ng God eh. Meron siyang period na kung saan hanggang dito ka na lang. Kaya yung mga gumagawa po ng mga kasamaan, 'di ba? Yung mga gumagawa po ng mga kasamaan, makikita natin na, alam mo 'yun, kung hindi pa niya natatanggap yung kanyang judgment, probably hindi pa siya umabot doon po sa sukdulan talaga. 'Di ba, na kailangan ng ibigay ng Diyos yung kanya pong judgment. Meron siyang measurement. 'Di ba? Meron siyang measurement. Sabi dito, umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Sabi niya, gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Ipinagbigay alam niya ito, 'di ba, kay Noah. No, so just imagine na lang ano kaya yung nararamdaman nitong si Noah, ano, na i-judge na ng God, 'di ba, yung mga tao, yung paligid, 'di ba, umabot na sa sukdulan. Yung so probably napakasama lang talaga ng mga tao sa kapanahunan po na iyon, no, na talagang kailangan na ng Diyos na i-execute yung kanya pong judgment. One thing that is good to our God, 'di ba, mga kapatid? Yung binabanggit po niya kahit sa New Testament hanggang sa Revelation, 'di ba? Yung muli po niya, the day of the Lord na sinasabi, yung the day of judgment, hindi ito basta-basta na lang darating eh. Ipinagbigay alam na niya ito sa bawat isa po sa atin, 'di ba? Matagal na natin itong pinaghihirapan. There will come a time, 'di ba, na kung saan darating ang Panginoon at ibibi, hindi na siya darating as a savior kasi dumating na siya, kundi darating siya as a judge na kung saan i-judge po niya yung tao sa kanyang mga ginawa. Hindi na ito bago sa atin, no? Matagal na ito nating pinag-aaralan. Matagal na ito na binabanggit. Bakit hindi pa siya dumadating? Kasi may time frame siya eh. May time frame yung God. Siya lang yung nakakaalam at hindi natin alam. Sinabi din niya ni Jesus, 'di ba, kahit mga angels hindi nila
alam, ang ama lang yung nakakaalam doon po sa time frame, di ba, ng God. At hindi na tayo nasya-shock. Yung mga wars na yan, nagka-war, hindi na tayo nasya-shock kasi sinabi na ito eh. Pinagbigay na ito sa, pinagbigay alam na ito sa atin ng Diyos. Napakaganda lang, ano, na meron kang talagang choice. Meron ka talagang, ano, no? Meron ka talagang panahon na piliin kung ano yung mabuti. Yan yung binibigay sa atin, di ba, ng ating Diyos. At makikita natin, sabi dito, gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Umabot na sa sukdulan, di ba, yung kanilang kasamaan. Verse 14, kaya gumawa ka ng isang malaking barko, barko yung inilagay dito na translation, no? Ark, ark sa English, no? Sabi dito, makikita natin na yari sa kahoy. Makikita natin pag nagbigay ang Lord ng instruction, detalyado, kapatid. Di ba? Detalyado, no? Yung sinasabing ark, barko kasi yung binabanggit po dito, no? Pero sinasabi po doon, di ba, na yung gagawin po niya ay basta isang malaking parang kahon. Hindi natin alam kung itong si Noah ay magaling mag-build o yung kanyang mga anak, pero siya yung binigyan ng Diyos ng ng gawain na gumawa ng ipag-uutos niya, di ba? Kasi pag nagbigay siya ng judgment, makikita natin na sa Diyos, pag nagbigay siya ng judgment, meron din siyang ibinibigay na salvation and preservation doon sa mga tao, di ba, na kanyang binibigyan ng kanyang pabor. At isa na ito, si Noah. No, tignan natin yung detail, ano, na kanyang binanggit. Gumawa ka ng isang malaking ark, gumawa ka ng isang malaking barko na lang yung gamitin natin kasi ito yung binanggit. Gumawa ka ng isang malaking barko, no? Sabi dito, iyari sa kahoy na sipres. Hindi natin alam kung ano yung mga kahoy na ito, pero ang Lord alam niya at alam din ni Noah. So probably available ito sa lugar na kung saan meron si Noah, no? Anong gagawin mo doon sa kahoy? Lagyan mo ito ng mga silid at pahiran mo ng alkitran ang loob at labas nito. Hindi ka lang talaga mahihirapan, no? Kasi detalyado ang Lord magbigay ng command. Alam mo 'yon, yung hindi ka na ang sarap lang kasing sumunod kapag maayos yung instructions. 'Di ba? Maayos yung instructions. Dito makikita natin, detalyado. Kumuha ka na ng isang kahoy, gagumawa ka ng isang barko, sabi niya, yari ito sa kahoy, yari ito sa kahoy. Sabi niya, tapos, hindi lang basta-basta kahoy na kung anong makita mo, sipres ang gusto ko. Diba? Kahoy na sipres. Pero ano din ito, no? Testing din ito ng obedience para kay Noah. Diba? Minsan kasi sa atin, pag may mga command, pwede na ito, okay na ito, pwede na ito. Minsan binabago natin yung command ng Lord, no? Pero makikita natin, ano ba yung mga kinumand niya dito kay Noah? At ano yung ginawa ni Noah doon po sa mga command na ito? Sabi niya, lagyan mo ito ng mga silid at pahiran mo ng alkitran sa loob at labas nito. No? So, medyo matrabaho yon kasi puputol ka ng kahoy, tapos lalagyan mo pa ng mga silid-silid, hindi naman katulad sa panahon natin ngayon, di ba, na maayos yung mga gamit natin sa construction. Sa panahon na yon ay talagang, mano-mano, mga kapatid. It took him how many years to build this ark, di ba? Ilang dantaon yung 100 ano ba, hindi ko, 150 ba, 150 years no, na binild po niya. Correct me, mga kapatid, if I'm wrong, no, medyo nakakalimutan ko yung mga exact na details, no, pero dantaon yung ginugol sa paggawa nito, no, kasi pagputol na lang ng kahoy, mga kapatid, di ba, tapos bubuhatin mo, hindi naman lahat ng tao tutulong eh, hindi lahat ng mga tao tumutulong kasi masasama nga sila. So probably yung mga pamilya lang ni Noah, yung tatlo niyang anak, kaya binanggit dito yung tatlo niyang anak, si Sam, Ham at Japheth. So probably sila yung mga katulong nitong si Noah,
'di ba, magputol ng kahoy, lalihin doon sa lugar na kung saan sila mag-build, no? At nung naidala na nila, ang command ng Lord ay maglagay ng silid, tapos pahiran nila ng alkitran, kukuha pa sila ng mga alkitran, haluhaluin ito, whatever, kung ano man yung magpaggawa dito, di ba, sa loob at labas nito, sabing ganon. Ang barkong gagawin mo ay 135 metro. Meron pang measurement, di ba? Cubits yung sinasabi, no, sa English, no? Metro naman dito kasi translate na po ito, no? Pero cubits, saan sila kumuha ng measurement? Di ba, napag-aralan natin doon po sa team na yung ginagamit nila ay itong kanilang daliri, di ba, sa pagme-measure. Ayun. So, kung 135, so 135 na ganong-ganan, mahirap din yung naging trabaho, no? Kasi kahit doon sa measurement, kailangan eksakto yon, 135, kasi yun yung command ng God. Diba? 135. Hindi yung, pwede na itong 130, laki-laki naman ng 135. Eh, 135, diba yung command ng Lord? 135 metro yung haba, 22 metro ang luwang, sabi niya, at 13.5 metro ang taas, no, magkakaano lang, no, 22, 135, sabi niya, bubungan mo ito at lagyan ng kalahating metrong pagitan mula sa bubong. No. Si Lord yung ano nito, no, architect nito, si Lord din yung engineer nito. Sino walang yung laborer, no, nandiyan na lahat, nakalatag na, hindi ka hirap. Kaya tayo mga Kristiyano, hindi rin tayo hirap sa pagsunod sa Panginoon kasi lahat nakalatag na eh. Hindi kayong nag-ano na lang, yung parang kung ano na lang dumating, kung ano na lang galawan ng mga dahon. Hindi ganun, no? Detalyado yung yung commands, 'di ba, ng Lord. Sabi niya, hanggang sa tagiliran, gawin mong tatlong palapag ang barko. Ala, tatlong palapag, 'di ba? Tatlong palapag siya, tatlong pagitan yon, no? So, matrabaho. Hindi kasi, hindi kakayanin, hindi ganun, no? Wala tayong makikita dito na binangkit, laki-laki naman, ano bang gagawin sa barko na yan? No? Sinabi dito, at lagyan mo ng pintuan sa tagiliran. Di ba? Lagyan mo ng pintuan sa tagiliran. Bakit, ano bang gagawin mo, Lord? Di ba, maaring sinabi ni Noah. Sabi niya, palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. 'Di ba? Yun yung sinabi. Hindi niya sinikreto ito kay Noah. Kumbaga, makikita natin mga kapatid na detalyado yung kanyang pagbabanggit at detalyado din, 'di ba, yung kanyang gagawin na form ng kanyang judgment sa mga tao, 'di ba, sa sanlibutan. Sabi niya dito, palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig. Saan kukuha ang Lord ng tubig? 'Di ba siya nga yung nag-ayos mula sa ilalim, mula sa ibaba, may mga tubig inayos-ayos niya. So hindi po ito hindi ito imposible, 'di ba, sa kanya, no? Palulubugin ko ang tubig, sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa, no? Sa New Testament, makikita natin doon na pinagtatawanan ng mga tao itong si Noah, 'di ba? Pinagtatawanan siya kasi wala namang ulan, 'di ba? Wala namang baha. Bakit ka nagbe-build, 'di ba, ng malaking ark o yung malaking barko na binabanggit po dito, no? Walang ginagawa mo ang tindi. Pero habang nagbe-build siya, nagpe-preach, 'di ba, itong si Noah. Nagpe-preach siya sa mga tao pero pinagtatawanan lang siya at walang naniniwala, 'di ba, sa kanya. Kasi wala eh, 'di ba? In the middle ng, alam mo 'yun, yung kung saan nag-i-enjoy yung mga tao sa kanila pong mga kasamaan, merong isang Noah na abalang-abala sa paggawa ng ark, 'di ba? Sa paggawa ng isang
gagawin niya, 'di ba, na ano, na pinapagawa sa kanya ng Diyos. Kung ang iba ay abala sa kanilang kasamaan, ito naman si Noah, abala sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Abala doon sa mga ipinapagawa sa kanya ng Diyos. Saan po ba kayo abala? 'Di ba? Saan po ba tayo abala? Abala dito sa mundo o abala doon sa mga bagay na pinapagawa, 'di ba, sa atin ng Diyos? Verse 18, ngunit ako'y gagawa ng kasunduan. Sabi niya, ang sarap lang sa Panginoon kasi 'di ba, sinabi, gunawin ko yung lahat. 'Di ba? Pero ako'y gagawa ng kasunduan. Merong makikita natin yung preservation na gagawin ng Lord, yung salvation na gagawin ng Lord dito po sa pamilya na ito na pinili po siyang sundin, pinili po siyang paniwalaan, no? Sabi dito, ngunit gagawa ako ng kasunduan natin Noah. Hindi makikipagkasundo ang Diyos sa mga hindi susunod sa kanya. 'Di ba? Kaya yung binanggit ko po mga kapatid kagabi, 'di ba? Na pagdating sa mga mapapangasawa, hindi ka bibigyan ng Lord ng ano eh, pag si Lord ang sinabi mong magbibigay, hindi ka bibigyan ng unbeliever. Kasi ang requirement niya is believer. Sinasabi niya dito, 'di ba? Dapat mananampalataya, tapos bibigyan ka ng unbeliever, ano siya, hindi nagtutugma yung kanyang nais at yung kanyang sinasabi. Di ba? Hindi. Kapag ang Lord ang nagbigay, isang mananampalataya yan, isang believer yan. Kasi alam niya na yung magiging produkto, di ba, ng marriage po na ito, ay para sa kanya. Di ba? Para sa kanya. Kaya mali yung sinasabi minsan ng iba, ito yung bigay ng Lord sa akin eh, ito yung Hindi! Hindi lang talaga, ano yung nagbigay yan na magbigay ang Lord ng kontra doon po sa kanyang salita, no? Choice mo yun. E siya yung pinili mo. Pwede mo namang sabing hindi, di ba? Paano yun? Hindi naman ako mananampalataya during that time, di ba, na ako eh. Pinili mo yun eh, di ba? Yun yung pinili mo, di ba? Yun yung pinili mo. Pero hindi yun ibinigay ng Lord, kasi ang binibigay ng Lord kung ano yung makakabuti, 'di ba, sa iyo. Minsan nagbibigay siya ng judgment para parusahan yung tao, 'di ba? Pero mostly pag ang Lord ang nagbigay, yung mabuti, yung good, 'di ba? Yung good. Sabi dito, ngunit ako'y gagawa ng kasunduan natin, 'di ba? Isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati mga asawa nila, at pumasok kayo sa barko. Diba? Nakakatuwa lang sa Panginoon na, alam mo yon, kapag ikaw ay mananampalataya, mga kapatid, yung tunay na found mo yung favor ng God, ano yun, no? Yung talagang maging yung buo mong family, meron ding favor ang Lord sa kanila. Kahit hindi pa sila ganon na ka-strong, 'di ba, sa kanilang pananampalataya. Pansinin ninyo, 'di ba? Lahat doon sa circle ng inyong yung kung sino yung mga dear sa inyo, lagi ding may favor sa kanila. Kasi mayroong nag-i-stand eh para sa Panginoon. Lagi silang kasama doon sa favor, 'di ba, na ibinibigay ng Lord doon po sa mga tao na kanyang kinalulugdan. Laging may favor, kapatid, no? Hindi ko po alam kung napapansin ninyo, pero ko napapansin ko po 'yon. 'Di ba? Napapansin ko 'yon na yung mga taong nagsusumikap na makasunod po sa Panginoon, kahit yung kanilang yung angkan po nila ay talagang meron ding favor na ibinibigay sa kanila ng God. Pero kung yung isang mananampalataya, mas pinili po niya yung magkasala. Pansinin mo din yun. Yung judgment ng God ay within the family, within the household din. Nandyan makikita mo kung ano yung, kung hindi mo man makita kasi magaling magtago, di ba? Pero makikita mo doon sa ipapakita ng Lord na nangyayari sa loob ng kanyang pamilya. Ganyan mo makikita.
Kasi hindi po pwedeng itago yun ng God. Di ba? Makita mo na yung ipinagpipray mo na ito. Kasi lalo na pag ni-request, pagpipray mo yung tao po na ito, merong problema sa bagay na ito. Di ba? That means to say, yung ginagawa na kasalanan, it is in connection doon sa ginagawang kasalanan ng isang kapatid. Di ba? Merong ganon. May mga ganong instances. Hindi ko po alam kung na nakikita po ninyo ito. Pero makikita natin yung chain eh. Chain ng judgment minsan ng God. Chain ng warning, di ba, ng Panginoon. At napakaganda, nakasama po yung mga anak nitong si Noah. Pinili niyang naging mabuti, pinili niyang naging kalugod-lugod po sa Diyos. Nakita ito ng kanyang pamilya. Diba? Sinundan ng pamilya niya kung ano yung kanya pong ginagawa. Nag-stand, diba? Kaya sinabi ng God sa kanya, may favor na ibinibigay dito po kay Noah. Kasama yung kanyang mga anak, yung mga asawa ng kanyang mga anak, yung asawa niya, 8 tao. Diba? Yung pinapapasok ng Diyos dito po sa ginawa po nilang barko. Say, barko na lang yung gamitin natin, no? At pumasok kayo sa barko, no? So, natapos po nila yon ng matagal na panahon. Sabi dito, 19, at hindi lang po yun natapos. Sabi dito, magsakay ka ng isang lalaki at isang babae ng bawat uri ng hayop at ibon upang magpatuloy ang lahi nila. Meron, pagkatapos nilang i-build yun ng matagal na panahon, meron pa silang ulit gagawin. Diba? Sabi dito, diba na, makita lang natin na, maaaring tanungin natin, paano yun? Manghuhuli pa siya ng ibon? O kaya, paano yung mga, ano, yung mga, alam mo yun, yung mga maiilap na mga hayop, huhuliin pa ba niya? O, makikita natin dito sa statement ng God, mga kapatid, hindi yun gagawin ni Noah. Ang Lord na mismo yung nagkuha ng mga hayop po na ito, ng mga creatures po na ito, para kay Noah. Ang gagawin na lang ni Noah, isasakay niya. Di ba? E, prepare na Lord yung lahat ng bagay. Kahit yung ibon na mailap, yung hayop na mailap, hindi ka na mahihirapan, Noah. Lahat ipoprovide ko na. Lahat dadalhin ko na, di ba, sa iyo. Ganyan naman yung God natin, di ba? Lahat ibibigay niya. Lahat nandyan na, kapatid. All we have to do is to obey. Di ba? Yun lang naman ang meron tayo eh. It is to obey. Hindi kailangan magpakandahirap. Di ba, minsan nagpapakandahirap tayo doon sa mga bagay na ano na sa tingin natin ay mabuti pero hindi naman, 'di ba, mabuti sa paningin ng Diyos. All is left sa atin is to obey. Kung ano yung kanyang sinasabi. Hindi sinabi dito na makikita natin dito na manghuli ka, Noah. Hindi, magsakay ka na lang, Noah. Nandiyan na sila. 'Di ba? Ang Lord na yung tumipon dito po sa mga hayop po na ito na isasakay nitong si Noah. Isakay mo na lang sila. Nung bata ako, merong akong book na ano na alam mo yun, yung mga may mga pictures ng kwento ni Noah, no, na yung mga daladalawang mga hayop umaakyat doon sa ano, ang ganda lang, no? Ang ganda ng mga ganong mga pictures, no? Sabi dito, magsakay ka ng isang lalaki at isang babae, sabi niya, sa bawat uri ng hayop at ibon upang magpatuloy ang lahi nila. Hindi niya sinabing manghuli ka, magpakandahirap ka, hindi. Isakay mo na lang, Noah. 'Di ba? Ang Lord na 'yung tumipon, ang Lord na 'yung nagbigay, 'di ba, ng mga. Eh saan ba nanggaling 'yung mga ito? Sa Garden of Eden, 'di ba? Punong-puno doon, create niya 'yung mga lahat ng mga uri, 'di ba, ng mga hayop. Tapos ngayon, ibibigay niya dito kay Noah. 'Di ba, yung mga lahi po upang magpatuloy yung mga lahi ng mga create po niyang mga hayop, no? Sabi dito, magsakay ka rin ng tagiisang pares sa bawat uri ng ibon, sasakay mo na lang, Noah, sabi niya, at hayop at mga gumagapang sa lupa upang magpatuloy rin ang lahi ng mga ito,
no, upang magpatuloy rin ang lahi ng mga ito. Nakakatuwa lang na yung mga hayop po na ito, mga kapatid, ay kasakasama na ng tao. Di ba? It is ginawa nga nating pet, di ba, yung mga iba, yung mga aso, yung mga pusa, di ba? Pero kasama kasi sila sa creation eh. Di ba na nagbibigay ito sa atin ng tulong, nagbibigay ito sa atin, di ba? Tinutulungan tayo sa ating mga trabaho. Alam mo yun, si Lord yung architect nito, di ba? Architect ng lahat ng mga, bakit may mga kalabaw, bakit may mga ahas, di ba? Bakit may mga ano, kung ano-ano pang mga hayop, di ba? Ang ganda-ganda lang ng pagkaka-create ng God. Hindi tayo nag-iisa, di ba? May mga variations na makikita tayo dito po sa mundo. At nagpapatuloy din yung cycle, di ba, ng kanila pong mga lahi. Yung cycle ng kanila pong mga buhay. 21, sabi dito, maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain. Maglaan! Ibig sabihin, 'di ba, ihahanda mo yung mga pagkain, no? Lahat ng uri ng pagkain, sabi. Kaya pala third, ano 'yon, no? Tatlong pala pag 'yun kasi maraming ano eh, maraming isasakay. 'Di ba? Maraming isasakay. Pero nakakatuwa dito sa ipinagawa ng Lord na ark, 'di ba? Walang engine, ano, walang makina. Walang ano 'yan, yung pang-drive, 'di ba? Wala kasi ang Lord po yung ano eh, ang Lord yung magda-direct kung saan sila pupunta, 'di ba? Kung ilang araw sila, mahigit isang taon sila, 'di ba, sa loob ng ark na 'yon, 'di ba, sa loob ng daong po na na iyon, no? Mahigit isang taon. Kaya sinasabi po dito ng ang sarap lang ng ganun, 'di ba, mga kapatid, na when you trust the Lord sa buhay mo, 'di ba? Meron kang safety kasi sa Panginoon eh. Minsan uncertain kasi yung future, pero nakakatuwa that we have a certain God. 'Di ba? Minsan natatakot tayo doon sa future, katulad ni Noah. Paano 'yun? Saan tayo dadalhin noon? 'Di ba? Pero kapag nagtitiwala ka pala sa Panginoon, kahit ano yung kahit saan ka man mapunta, ano man yung mangyari sa iyo, minsan sa atin pag wala nang mga bala-bala, 'di ba? Minsan parang talagang nakakakaba din. Tapos dami-dami pang nananakot, 'di ba, sa Facebook. Pero just imagine na lang that ano, you are Noah, 'di ba, na nandiyan, protected ka ng Lord. Ikaw yung ano, saan ka man dalhin ng God, ano man yung kanyang kalooban, you are in His hand. Diba? We are in His hand. Alam mo yun? Saan, kahit ilang taon pa yung abutin, isang taon man yan na nandyan ka lang sa loob ng ark, diba? Hindi ka pababayaan ng Lord. At makikita natin na, kasi sumunod si Noah eh. Sumunod si Noah kahit doon po sa mga details na ipinagawa sa kanya ng Lord. Maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at para sa kanila. Para sa inyo at para doon po sa mga sa mga hayop. Kung isang taon ka doon, di ba? Ang dami mo rin trabaho kasi magpapakain ka. Parang, ano, kasi masarap lang, ano, no? Masarap lang gumawa doon sa mga bagay na pinapagawa ng Diyos. It is a ministry to Noah, di ba? Nag-i-enjoy siya doon sa kanyang ginagawa. At ito yung mga ganda dito po sa verse 22. Alam mo, sa lahat ng command na ibinigay sa kanya ng Lord, sabi niya dito, at ginawa nga ni Noah ang lahat. Incircle po natin yung lahat doon. Lahat, di ba, ng iniutos sa kanya ng Diyos. Without any complaints. Di ba? Hindi niya sinabi, ang laki naman, dapat 21 lang yon. Minsan nagmamarunong yung tao, no? Dapat, ano lang yung gagawin natin? Dapat ganito lang, dapat ganyan. Minsan mas marunong pa siya sa Diyos. Pero hindi si Noah. Si Noah, ginawa niya yung lahat ng inuutos sa kanya ng Diyos. So yun po, mga kapatid, yung ating lesson, at ita-type ko po yung ating question.